Hello guys! Welcome to my video, Reels at saka sa YouTube channel. Ito, gagawa tayo ng special menu. So, syempre, kailangan natin okra, onion, tomatoes. And tomatoes. Tapos, syempre, ang itlog or eggs. Nilagyan na natin itlog. Nilagyan na natin yan ng olive oil. Betsin at saka konting salt. So ito, in-slice na natin ang okra. Ang okra ay nakakatulong pagtanggal ng uric acid. So kapag kayo may gout at may uric acid, maganda ang pagkain ng okra. Then of course, slice na natin ang ating onion. Ingat lang, baka kayo ay luluha. Luluha ba na parang iniwanan kayo ng inyong mahal sa buhay o inyong girlfriend or boyfriend? Diba? So ito, ang sekreto dyan, kailangan ibasa muna ang onion bago i-slice. Yan ang sekreto natin. So, slice lang. Nako, mabut. Malapit na maputol ang aking daliri. So, yun. Medyo matigas ang aking onion dahil galing pa to sa ref. So, yan na. So, ang susunod natin gagawin ay ilalagay natin sa itlog. Yon. So meron na tayong itlog na hinaluan ng olive oil. And of course, nilagyan natin ng onion. Nilagyan natin ng okra. Syempre, lagyan natin ng tomato. Ang tomato ay maganda rin sa uric acid, pagtanggal ng uric acid at pampaganda ng kutis, no? Kung gusto niyo magkaroon ng kutis porcelana, huwag kalimutang kumain ng tomato every day. Yan. Siyempre, i-mix-mix natin. Diba? Itura pa lang. Sarap na sarap na. Yan. So, mix lang. Mix. Ipipress. Kailangan yung olive oil ay ma-mix up siya at didikit siya sa lahat ng ingredients. Para paglagay mo sa mainit na frying pan, buong ingredients mo ay maluluto. Healthy po ang olive oil. Walang problema. Compared to the regular oil na ginagamit natin. Ito, mainit na ating frying pan. Ilalagay natin yung frying pan. Ilalagay natin yung ating itlog na may tomatoes, okra, onions. Yan. So, syempre, i-mix natin siya at ipapress natin yung tomato para lalabas ang kanyang duga. Duga ba ang tawag doon? Lalabas ang kanyang, syempre, yung sauce niya, ma-mix up sa buong omelette natin. Ang ano pala, hindi ko alam kung anong pangalan ng luto na ito. Nag-invento ako ng luto. I'm just inventing my own menu because I am diabetic. So I cannot eat, pork, beef, and, any other food that are being preserved with sugar. Yeah. This is sugar-free menu and uric acid minimizer. So mix lang ng mix, just mix. And of course, I'm not using the regular white rice. I bought at Costco 25 kilograms of brown rice, which is good for diabetic patients because it contains fiber. The fiber will serve as a broom to wipe out your toxins in the body. So better use brown rice. So mamaya konti, mamimix tayo, lagyan natin ng brown rice. Kailangan may luto na kayo ng brown rice before proceeding to this procedure. Yun. So, mix lang siya ng mix hanggang ma-dry up siya ng konti. Maalis yung oil. Yun, dry na siya. Next step is lagyan natin ng brown rice. Yung brown rice kasi, hindi naman kinula yun. Ang rice kasi talagang brown siya. So, isang ano lang siya, isang salang lang sa makina. Kaya, mayroon pa siyang konting balat, kaya naging brown. So, yung konting balat niya, yun nagiging fiber.
Kapag kainin mo yan, kahit meron siyang rice content sa loob, kapag na-mix with the fiber, hindi pa rin siya makakaroon ng sugar sa katawan mo dahil tutulungan ng fiber, alisin yung mga kinain mong sugar content sa white rice. Okay? So, ito na. Luto na and ready for lunch na. So, papakita ko sa inyo ating plating. Yan. Lagyan natin ng lemon. Ang lemon kasi makakatulong din yan para sa vitamin C para at least balance ang pagkain. So, please don't forget to subscribe my channel.